Sleep. Sleep. No. Good afternoon, guys. What is the time right now, babe? Today is January 31, 2019, and late na rin kami nagising dahil kung hindi ako nakakamali, anong oras na ba? Hindi ko makita dito dahil masyadong maliwanag yung background ng ano. Ang oras na sa ngayon ay 3:21 at hindi pa kami kumakain. Kamusta naman yun? Actually, kanina, pala ko na talaga mag-vlog. Mga ilang, ano lang, pasensya na, hindi kasi ako nakabra. Pero biglang pagtingin ko, wala pala yung memory card ko. Tapos no battery pa ako. So, nagpalit muna ako ng ano. Kakain pala kami ng breakfast for the breakfast and lunch for the late afternoon. Pero bago kami kumain, ang dami pa muna mga ceremonials. Mga hindi pa nakakaalam, katulad ng mga nakikita nyo sa thumbnail namin, meron kami pag-giveaway soon na ilalabas yung video soon kapag nararamdaman na namin. Lapit na kami dun sa 5,000 subscribers yung The Pocornies. And yung Layla Pocorny, Ryan Pocorny, and yung Two Pretty Sisters ay malapit na dun sa 1,000 subscribers. Kaya kung gusto nyo talagang ma-achieve yun, I mean, kung gusto nyong mas mabilisan, subscribe na po kayo doon sa apat na channel. Okay, everyone. Exacto, ah. So, I have this alcohol. Ayan, maaari dahan-dahan ko lang nilalagay. Yung pinupunasa ko yung mismo sa pinaka, ano ko, part ng kasi ang gagawin ko ay magtutusok. I have here, lagi kong ginagawa to every morning bago ako maghanda na pagkain namin ni Habi. Every morning talaga, no? Every time nagigising pala kami. Pero minsan kasi ang talaga, hindi, minsan kasi ang paminsan-minsang naghahanda ng pagkain is ako. Pero, mostly sa morning talaga. Pag breakfast. Si Mami Christine. Pero sa afternoon, magtutulungan na kami ni Habi. Okay, tutusok muna. Sa pag-test nito, dapat yung una, ipapahin muna. Then yung pangalawa yung kukunin nyo. Like for example, to. Hello. Number, wala, bakit number 5? Masakit yun. Dapat number 3 nga lang eh. Then, paduguin. Pahit. Tapos, dugo ulit. Kukunin niya pangalawang dugo. At ang aking blood sugar for this day is 107. Oh, by the way, sa mga nag-ano nga pala ng dugo. Ang sabi, dapat sa gilid lang. I don't know kung alam niyo na yon, pero kung alam niyo na, good for you. Pero kung hindi niyo pa alam, guys, gilid. Hangit maaari gilid, huwag daw dito sa gitna. Kasi mas mahina ang kuha ng dugo din eh. Pero pag sa gilid, mas maano daw. Malakas. I mean, 170. Sulit mo ito. Kung sakasakaling gusto nyo makakuha ng madami-daming dugo sa maliit na tempo ng bakit 1? Kasi di ba meron mga parang ano dito,
yung bigla o yung bukso nung pin. O yung pin nga ba tawag doon? Kasi kung may kita, kung ganito yung ano nyo, meron dyan 4, tapos unang ano sa akin is 7. Tapos dito nga sa gitna, pero may nagsabi nga sa akin, either 3 or 4, or 4 or 3, sa gilid, hanggit maaar sa gilid lang. Mas malakas yun, mas malakas ang kuha. Tapos, sinabi sa amin na kailangan hygienic para hindi yung tipong tapon lang sa basurahan. Baka kasi may makakuha or may matusok. Iwas tusok. Ang gagawin natin ay ilalagay ko siya doon sa isang lalagyanan. Kumbaga meron ako sing-sing dyan, tapos pipinutin lang to para tumuro na siya. Ito yung mismo ano niya, sample niya. Ang brand ng coffee maker na to is Keurig. Healthy na rin yung mga ano. Kumbaga tinitingnan namin yung mga nasa nutritional facts. Para nga, kahit pa paano ay mabawasan yung weight namin and especially yung sa pagiging diabetic ko. And I don't know if my husband is already diabetic, but I know that he's pre-diabetic. But, yun. Sinasanay na namin sa sarili namin na dapat ito lang kakainin namin. And soon, kasi na-postpone yung sa akin eh, dahil nga, hindi ako natuloy din sa nutritional exercise, diabetic class. Kumbaga, pag-aaralan namin yung mga dapat kong kainin na move ng February 22. Oh, no. February 1920. Tapos 22 kasi, hindi ko naman sa kamay ko. So, yun. Pag alaman na namin, doon na talaga magkakaalaman. At masyado na akong papayad nun, for sure. Kaya, sa mga nagsasabing mataba ako, hindi na lang. Char. Hindi. I admit, tumaba ako na dumating ako dito sa US, lumaki yung chan ko lalo. Pero, sa mga nagsasabi lately, tapos sa panahon na nag-diet ako, ay nakakasakit naman lalo yun. Kasi papayat na nga eh, kumbaga, late nyo na nakita yung bagay na yan. Pero, I understand naman kasi late kayong mag-update sa sarili ninyo para sa akin. Kumbaga, hindi niyo masyadong pinagbibigyan na siya. Nag-drama eh, no? Pero yun, bibigyan ko to kay Mr. for his coffee. Naman. Kaso hindi ko alam kung ano yung kakainin ko. Kasi kahapon may hindi ako natirang, hindi ako naubos na pagkain eh. Kaso hindi ko na alaman kung saan nilagay ni Mami Christine yung pagkain ko. Check muna guys ha. I'll see you guys back later. Dahil nga sa hindi ko makita yung mismong natira kong pagkain kagabi at hindi pa naman kami nakakapag diabetic class, ito yung kakain ko. Alam ko hindi ito masyadong healthy kasi ang sabi nga dito sa nutrition facts is 180 calories, 14 grams of total fat, saturated fat is 5 grams, cholesterol is 60 milligrams. Wow. Parang ang sakit naman sa damdamin. Ito yung papasok ko sa katawan ko. Pero, ipapag-pray ko naman. I believe in God. Na He will bless me. He will heal me.
At hindi niya pababayaan kahit na ipasok ko ito sa aking pangangatawan. Pero hindi naman ito lahat kakainin ko, ha. Kumbaga, portion by portion, maaaring dalawang piraso ngayon. So, let's see. Ano na ba? Paano ba? Paano pa paano eh? Please, para kipro-jipro. At hindi ko na sure kung kasing tasty ito ng tender juicy. So, let's try. Sa akin ng doctor ko talaga, bawal din talaga sa akin. Kumbaga, pwede yung mismong noodles, pero ibahin ko yung kasi ang mismong meron daw itong something na dangerous na ingredients is yung nasa sauce. But still, sinama ko pa rin yung buong sauce except na for the oil. Pero I know that it's bad for my health, but I will pray. Usually, kinakat ako na ano, yung tinuro sa akin nung magulang ko nung bata ako. And marami din, hindi ko lang sure kung sa Yemelip lang ba yun, pero marami mga ibang din tao na nakaka-relate dito. And I don't know, kung if ever na marinig nyo to, is alam nyo to, just comment down below. Baka mamaya alam nyo kung saan yung history. And I will pray. Salamat po sa'yo, Ama, dahil sa iyong biyaya, marapating pagpalain. Upang maging lakas namin. Amen. Yes, thank you, God. So, yun yung mismong food na tinuro sa akin nung magulang ko nung bata pa ako. And itituro ko rin yung sarili anak namin ni Ryan. Tolerable naman pala yung pagiging ano niya. Kulay lang pala talaga niya. Mukha lang siyang sunog sa camera, pero okay naman siya sa mismong itsura. And yun yung kakainin ko. Yun ang aking breakfast and lunch. Diba? Kamusta naman yun. Kanina binanggit ko natin na pa yung susama.